Sa banal na pagdiriwang na ito, ginagunita natin sa San Matias. Kapalit ni Judas sa mga apostoles. Ano ba ang maging karapat dapat tayong gumanap ang magsisiya natin ng ating mga kasalanan at mga pangako? Inaamin ko sa mga pagyayari ng Diyos at sa inyo mga nagpapang nagkasara sa isip, sa ikaw, sa kawa. At sa akin pagkukulang, kaya sinasama ko sa mga Mabere Maria, sa lahat ng mga ilang mga banal, at sa inyo mga kapatid na may patalaan sa Panginoon ng aming Diyos. Kawaan tayo na mapangyari ang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at magpapayag tayo sa buhay na wala.
pinuno ng mga apostol. Sa buwang nasakit niya para sa amin, kami naway marapatin mo mapabilang sa iyong mga hinirang. Na nagkamit ng iyong pag-ibig bilang napunod na kapalaran. Sa pamagitan ni Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa-bulasa na gawaan ng mga apostol. Pagdating namin sa Roma, si Pablo ay pinindulutang kumupa ng sariling tira kasama ng isang kawan na pinakatanong niya. Makaraan ng tatlong araw, inanyayahan ni Pablo sa isang bulong ang mga pangunahing Hudyo sa lukso. Nang magkatipon sila, sinabi niya, "Mga kapatid, bagamat wala akong ginawang laban sa ating bansa o sa mga kaugalian ng ating mga ninuno, hinuli ako sa Jerusalem at isinakdal sa kinatawan ng pamahalaang Romano. Matapos sa kumlitisin, ako sana'y palalayain na sapagkat wala na akong ginawa na dapat parusahan ng kamatayan. Ngunit tumutol ang mga Hudyo, kaya napilitan akong tumulog sa emperador. Bagamat wala akong sakdal na laban sa ating mga kababayan, nagagapos ako ng tinatalikalan ito dahil kay Jesus, ang pag-asa ng Israel. Iyan ang dahilan kung bakit hiniling kong makausap kayo. Humigit ko lang sa 2 taong nanirahan si Pablo sa Roma, sa bahay ng kanyang inuupahan, at tinanggap niya ang lahat ng nagsadya sa kanya. Hayagan at walang sagabal na nangangaral siya tungkol sa paghahari ng Diyos at sa Panginoong Jesucristo." Ang salita ng Diyos. Thank you.
Sumayo ang Panginoon. At sumayo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong parayon kami ng si Pedro, nakita niyang sumusunod ang mga alagad na minamahal ni Jesus. Ang alagad na minamahal ni Jesus. Yung huminig sa dibdib ni Jesus na siya'y nag-aabunan at nagtanong, Panginoon, sino po ang magkakaroon sa inyo? Nang makita siya ni Pedro, tinanong nito si Jesus, Panginoon, ano po naman ang mangyari sa taong ito? Sumagot si Jesus, kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Sumunod ka sa akin. Kumalat sa mga kapatid ang baligtang hindi mamamatay ang alagad na ito. Bagamat hindi sinabi ni Jesus na hindi siya mamamatay, kundi kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Ito nga ang alagad na nagbalutuo tungkol sa mga bagay na ito. Siya rin ang sumulat ng mga ito at alam namin tunay ang kanyang palutuo. At maraming pang ginawa sa Jesus na kung susulatin lahat, inaakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na masusulat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinuguri ka namin, Panginoon Jesus. Ito po ang huling araw na pagdiriwang natin ng huling pagkabuhay. Bukas ay ang kabistahan ng pagbaba ng Banal na Espiritu Santo sa mga apostol. Pentecostes. So, bahagin po na kung saan ay sa araw din po ito, pinagdiriwang natin ang kapistahan ng Ginoo, isa, Matias. Hindi natin masyadong kailangan si San Matias. Sabihin na ninyo mga bata, San Matias. So, si San Matias ay katulad na po nang ipinayag sa Banal na Kasulatan, tinatanong nila kung sino magkakanulo sa kanila kay Jesus. Anong sabi po nga rito? No? Sino ba yung nagkanulo kay Jesus? Sino nagkanulo kay Jesus? Si Judas. Ngayon, alam natin na pagkatapos ay pagkanulo ni Judas si Jesus, anong ginawa ni Judas? Na pakamatay. So, napakamatay si Judas. Hindi niya siguro matanggap yung kanyang ginawa na ipagkanulo sa Jesus. Nawala na siya ng pag-asa. So, kaya ang mga apostoles, yung gabing isa, pagkatapos ng muling mabuhay sa ating Panginoon sa Kristo, ay kinakailangan na mapunuan yung pagkawala ni Judas. Kaya nakita nila, isa sa mga nakita nila na requirement para pumili na magiging kapalit ni Judas at yung nakasama nila. Naging kasama nila mula noong public ministry, mula noong nangaral sa Jesus, hanggang sa nakasaksi na si Kristo ay muling nabuhay. So yun yung requirements na hinahanap nila, na kung sino man sa kanilang mga kasamahan, ang naroon mula si Jesus ay nagpahayaw ng mabuting balita ng pagliligtas hanggang sa muling pagkabuhay. So, kung tutusin po mga 3 taon, nakasakasama nila. Nagkaroon po ng 2 qualified. Ito nga ang ating pinagdiriwang ngayon,
si San Matias na siyang nabunot, pero meron pa ang isang naging qualify, si Barnabas. So, si Barnabas at si Matias. Ngayon, anong ginawa para mapili? Kasi dalawa yung qualify. So, para hindi magtampuhan, ang ginawa nila ay ano, nagpalabunutan. Nagpalabunutan na lang. So, pinunod, kung sino yung magunod sa dalawa, yun ang magiging kamaling ni Judas. Para masabi na ito ay talagang galing sa Diyos. Hindi lamang pinili ng tao. Kasi kung tawagin namin ay yun. Kasi dalawa naman silang qualified eh. Kaya nagpalabunutan at nagkataon ng nabunod ay si San Matias. Si San Matias. Nagkatulad po ng mga apostoles. Lahat po ng apostoles, maliban lamang sa sumulat ng ating ebanghelyo ngayon sa araw na ito, si San Juan, lahat ng mga apostoles ay naging martir. Kaya mula yung aming sinusuot, si San Juan, si San Juan ay nagkataon yung apostoles at saka yung ebanghelista, the same person, na kung tawagin din natin na yan, minamahal na alagad ni Jesus, yun ang tawag niya sa kanyang sulat, kasi siya mismo ang sumulat, ay namatay sa katandaan. Pero, yung 11, kasama si San Pablo, na itinuturing na apostoles sa mga hintil, ay namatay. So, gawa ng pagpapahayag ng pananampalataya. Naging martir sa pananampalataya. Sabagat, pinagsikapan nila ipahayag ang mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos kahit nasa gitna ng pag-uusig ng mga kalaban at natanain sa sumira ng pananampalataya. So kaya po, bahagi ng ating pagkilos ngayon sa araw na ito sa pagdiriwang natin ngayon kay San Matias na nabunod para maging kapalit ni Judas ay itulog natin sa harapan ng buong may kapal na nawa ay mabunod din tayo. Alam ko, minsan tayo mga Pilipino, gusto natin na tayo ay manalo ng maraming pera. Yun ang palagi natin iniisip. Pero sana yun na tayo ay mabunod para ay tunay na makapaglingkod tayo sa Diyos. Na tayo ay gamitin ng Diyos sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Kahit po sa simpleng pamamaraan, kayo mga bata, sa pamamitan po alimbawa ng inyong pagka-anime dito, kapag tayo nagliliwang ng misa, kapag kayo ay nagkaama namin, hindi kaya kapag kayo ay nagtitipon para sa araw na ito ng Mayo, kayo ay nakikinig ng salita ng Diyos. Nakikinig kayo sa mga turo ni na brother, ng mga animators, ay isang pamamaraan na sa ating kalatayuan, tayo ay nagpapahayag ng mabuting
balita ng magliligtas ng Diyos. Ito yung dalangin natin sa lapat ng buong nagpapakita. Nawa ay hayaan natin na tayo ay gamitin ng Diyos para sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng pagliligtas niya. Nawa ay tayo ay babaan ng Espiritu Santo upang magpahayag ng dakilang kagalakan ng pagliligtas ng Diyos. So maliliit nating pamamaraan na maturuan natin ng iba tungkol sa mabuting asa at sa dugo ng ating Panginoong Heso Kristo. Tulad ni Matias, tayo nawa ay tunay na malibuhay na saksi ng ating pananampalataya sa kapwa natin. Kahit na sa simpleng pamamaraan. Pagkundangan dito pagtibayin mo kami sa iyong pag-ibig na mga pangyarihan
sa pamamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magkasama ng Diyos. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Nakasipo sa inyo, puso at ito. Sa natin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoon ng ating Diyos. Sa pamamagitan ng Yesu Kristo na ang Panginoon. Itinatag niya ang iyong sabayanan at ang mga apostol sa higad na gawa sa pagpanatili ng iyong pamamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sabayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito at tagapagpahiwati sa pagkakaisalatanan sa iyong pagkakas. Kaya kaysa ang mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyo kagapilan. Inang buwan namin ngayon ang pag-alala sa pag-amaday, muling pagkabuhay na imanapin niya
namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalig sa nagkakaroon ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami yung minarapan na tumayon sa Rambo para mamungkot sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at upo ni Kristo ng bukod sa magkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingamin mo ngayon simbang laganap sa buhay. Tingkuskusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francis, ni Benaventura, at ang ganang kapalian. Alalahanin muli ng mga kapatid namin ngayon dahil naging pag-asap sila yung muling mabubuhay. Kaya hindi na lahat ng mga pamana. Kawal mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawal mo din dapatin kami lahat ng mga salo sa iyong buhay na ulang oras. Kaysa ng mahal na Mereng Maria ni Nanang Diyos. Kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na buhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maayong pag-iwang nawa namin ang pagpupuri sa karalahan mo sa magitan ng anak ang aming Panginoon, Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanya lahat ng parangal magpupuri sa iyo. Diyos ang lang makapangyarihan kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang handa. Panginoon, sa Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ko po sa inyo
Panalangin ka kayapaan ang tinipigay ko sa iyo. Tunguyan mo ang aming pananampalataya at huwag mo aming mga makakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisahin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawa ng aming God. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin. At sumayin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isang isa. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan sa atin ng mga palad.